natin. Oh my God! Pagdating sa bike helmets, definitely magbibigay ito ng protection. Pero bukod sa protection, meron pa ibang factors kagaya ng comfort. And on top of it, kung kayong pagpipiliin, anong pipiliin nyo? Comfort saka airflow or aerodynamic? Well, why not both? So yun yung pag-uusapan natin ngayong araw na to. Today, we're gonna unbox the Lazer Century AF. Here it is. Kumusta mga ka-good vibes, panibagong video ulit. And today, we're gonna unbox this new helmet that was provided by Neo Sigma. So thank you Neo Sigma, isa na namang sorpresa ang na-provide nyo sa akin. At maraming salamat. So ito, may bago tayo helmet, ayos! So this is a Lazer helmet and the model name is Century. Right now, this is the first time that I'm gonna look at this helmet in detail. I-check natin yung aesthetics, bali yung looks nito, pati na rin yung mga features. And since unboxing video pa lang to, yung first impressions ko lang. So for the full review or yung mga long-term observations ko, we have to use this in our rides. So magkakaroon tayo ng panibagong video tungkol doon. So bago tayo magsimula, magpapakilala muna ako. Kung bago kayo sa channel na to, welcome sa inyo. My name is Jer Victor. Gumagawa ako ng mga videos about tips, events, and yung mga long rides na rin. So kung gusto niyo yung mga ganito klaseng videos, consider subscribing. Click the bell button para ma-notify kayo kaagad. Ayan, so huwag na natin patagalin, buksan na natin. So pagdating sa box, it's like the common boxes for helmets yung mga nabibili natin. And what makes this helmet unique compared to the others, tingnan natin. So let's set the box aside and tingnan natin yung mismong helmet. Ito na yun. Oh, wow. It's green. It's glossy, glossy green. Ang ganda. Wow. Eh, may mga gamit. Tingnan natin. Okay, so dyan naman yung helmet. Ano yung mga kasama? So, meron tayong, instructions manual na may kasamang cord. I believe this is for the light. Kasi may light dito na rechargeable. Integrated yung ilaw nito. Okay? And, meron din siyang bag. Yan. So, kunwari, magta-travel kayo and ayaw nyo nakabalandra lang yung helmet. So, meron kayong bag para extra protection na rin sa mga scratches, sa mga, saka sa mga bumps. So this is the signature Lazer helmet bag. So here it is. Grabe, straight from the box, talagang na-impress na kagad ako sa disenyo nito. Ang ganda. Grabe. It has this lime green color with glossy finish. And then, kitang-kita yung Lazer na logo dito sa gilid. So on both sides, tapos sa gitna na rin. Ayan. And then nakasulat na rin dito sa gilid yung feature niya, which is the twist cap design or twist cap technology, which we will talk about later on. And this is being distributed by Neo Sigma. So kung mag-message kayo directly kay Neo Sigma, i-refer nila kayo sa mga authorized dealers nila. So might as well punta na lang kayo sa website ng Neo Sigma and then nandun yung mga list of authorized dealers kung saan makakabili nito. The size is small, so 52 to 56 centimeters. Ngayon, bago tayo dumiretso dun sa features, pag-usapan naman natin yung history ng brand. So Lazer, it's one of the most well-known brands when it comes to cycling accessories, especially sa helmets. So nagsimula sila 1919 pa lang, so ganun na silang katagal. So they're more than 100 years already, and they started in Belgium. So this is a Belgian brand, and nagsimula sila sa pag-manufacture ng mga motorcycle accessories muna. So yun na nga, 1919 sila nagsimula, and then fast forward to 1948, they've developed their very first bicycle helmet. And hindi pa to yung hard shell na helmet na kilala natin ngayon. Nagsimula sila sa mga leather type na helmets pa eh. So it's quite flimsy, so kailangan pa ng further development. And then galing sa 1948, 1987 naman, doon na sila nag-develop ng hard shell helmet. Yung talagang specifically for performance bicycles. And this is in collaboration with one of the greatest cyclists of all time, Eddie Merckx. And then moving on to the 90s, doon na sila nag-diversify ng mga products nila pagdating sa iba't ibang mga sports. Gumawa na sila ng helmets for jet skiing, for paragliding, and for snowmobiles na rin. Okay, so yun lang mabilis ang history pagdating sa brand. And now, let's get back to the model itself, which is the Century. Gaya na nabanggit ko, I'm very impressed with the looks and the design. Sobrang manghang-mangha ako sa itsura. Ito, suotin ko nga. So, hindi ko pa nakikita yung sarili ko. Wala naman akong flip screen. So, I just wing it when it comes to shooting myself every time pagdating dito sa camera na to.
And so kayo yung first hand makakita kung anong itsura. Ayan. Kitang-kita obvious na obvious yung logo kasi nga matingkad yung kulay ng buong helmet and naka tas glossy pa and then yung nga, accent na yung mga black. So ano yung twist cap technology na tinatawag? So ito yung nasa gitna. Ito papakita ko sa inyo. Pagdating kasi sa helmet, may pagpipiliin tayo eh. Ano ba yung preferred nyo? Yung better airflow pero may konting wind resistance or sakripisyo ng konti sa comfort pero maganda yung aerodynamics. This helmet answers both of those concerns. Pag tinanggal ito, ito yung tinatawag na twist cap. Yan, meron siyang magnetic na ano rito, na cap. Ayan, oh. So, it does the job well in answering your concerns when it comes to those two types of helmets or those two types of style. So, unahin natin yung semi-aerodynamic na build. So, pag nilagay natin ito, ito na yun. So, walang papasuking hangin dito. Tapos, yung mga vents dito sa taas, muted. Kasi, ang daloy ng hangin pa ganyan eh. And, hinding-hindi siya papasok. Kasi yung entry point niya, baliktad. So, dadaloy at dadaloy lang. And when it comes to the papers, according to Lazer, dahil sa aerodynamic design na to, this will give you an advantage of 5 watts. And on top of this design, meron pa siyang parang nakausli dito. Another contribution for it being aerodynamic. So, ayan. And then the second setting is this. Yan. So, this is the airflow type of design or build. Pag nagra-ride kayo, medyo komportable na kasi papasok at papasok yung hangin. So, kung hindi naman kayo masyado naghahabol ng KOM or more on long rides tapos gusto nyo sumagap ng hangin, so this one is the best setting. And then, next naman is this. Yung wala. Yan. So, pag wala itong twist cap, pag tinanggal nyo, pwede nyo naman kasi itong itago sa back pocket nyo eh. Or maybe, kung kunwari maglaride pa lang kayo, pwede naman iwan sa bahay kung hindi nyo naman talaga preferred. So without the twist cap, you will have full access to the ventilations, 22 lahat ito, and then talagang full airflow. Ayan, so kung makikita, mas malaki yung ventilation niya sa gitna. And with the aerodynamic design, you will gain 5 watts, pero pag wala naman ito, sacrifice ng konti sa wind resistance, pero meron kayong 11% airflow compared to the other settings. Ngayon ang tanong, ganong katibay itong twist cap? Detachable to, so pwede ba itong masira or malaglag? Since this is magnetic, posibleng magkaroon kayo ng worry na pwedeng ma-detach. Ngayon naman, pagtanggal ko nito, as in ngayon lang, nakita ko ng ano rito, ng note. So ang sabi rito, vibration tested, this twist cap has been ridden in the toughest cobbled sections of Flanders, Belgium. So they made their own field test, and in my part, you will see more of this in my videos, in my rides. So susutin ko to syempre para matesting na rin. And para malaman yung feeling at saka yung difference, pagdating dito sa different modes ng twist cap. Ayan. This is primarily a road bike helmet. Pero kung may naka-mountain bike naman kayo, wala naman problema ron eh. And especially pag gravel bikes, kasi yung iba hindi naman preferred yung merong mga visors eh. Kung feeling nyo parang distracting yung visor, then this helmet is for you. So on top of the twist cap, it also has the integrated lights. Here it is. And to gain access, tatanggalin nyo yung foam dito. Pati na rin yung cradle. Ngayon pagdating naman sa fitting or adjustment, meron itong dial sa likod. Same as the other helmets. So para ma-tighten or ma-loosen. And then, pwede nyo rin adjust sa straps according dun sa size nyo or sa fit na gusto nyo. Tapos ang kinaganda pa rito, yung cradle nya pwede nyo itaas or ibaba para i-adjust nyo accordingly. Meron na rin itong integrated lights. So bukod sa protection, pagdating sa crash or sa mga accidents, nagbibigay na rin ito ng extra visibility. Tingnan natin kung mabubuksan natin. Yan. So, paano tatanggalin yung ilaw? Hindi siya kagaya ng ibang helmets na pipindot-pindotin lang dito. Meron siyang access dito dun sa battery. So, yung cradle, imumove mo lang dito. Tapos, ayun. Tapos, may access ka na ron sa switch. Mahirap lang makita pero ipush mo lang to. Tapos, kailangan pang ano, dito, pindutin sa kaloob-looban para lang mag-on yung ilaw and there. Yan. So yan lang. Hindi ganun kalakasan yung ilaw niya. Pero enough na to para maging visible kayo sa gabi. So ang unang press is yung straight lang na ilaw and then yung next naman is yung blinking, which is this one. Hold nyo lang para mag-on and then hold ulit para mag-off. Ayan. Okay. So yun. Ang hirap ah. So yun lang. Medyo sa simula nahirapan akong tanggalin yung battery. So, yung paano buting tingin yung switch. Buti nilang tinanggal ko tong twist cap. So, kailangan ko sundutin ng something dito para talaga mag-pop out
yung device para ma-check natin kung paano yung switch. And tinanggal ko na yung rubber protection or cover. Tapos, yan natin. Oh my god! Ang dami kinabahan ako ron na. So yun lang, medyo ano siya. Medyo nakakagulat lang pagtatanggal. Kala ko nasira ako na. Teka nga. Ayun, gumagana pa naman. Gumagana pa. Yan, ganito lang kaliit yung device para dun sa ilaw. And then pag binuksan nito, nandito papasok yung charger. Yan. And then ito, USB na. So taking the device out for charging, it's quite a challenge. Pero masasanay at masasanay rin naman. Ngayon, pwede bang basahin ito? Definitely washable naman, tatanggalin nyo lang itong device. Tapos pag naulan naman, nasa pinaka-pinakakalooban naman siya, tapos may rubber sealing naman. So definitely okay lang ito maambunan or maulanan, wag lang masubmerge. And then on top of the rubber sealing, meron pa siyang protection na extra ng styrofoam na nandito. Ayan. So putting this back is quite easy. Medyo confusing lang sa simula but you'll get used to it. Para sa akin, medyo challenging kunin yung ilaw para i-charge. Kasi walang access yung charger sa loob eh. Kailangan mo talagang kunin sa kaloob-looban. So far yung palang yung nakikita kong challenging dito sa helmet na to. And kasi pag kukunin, susuksukin mo, tapos medyo naging careless, tapos magaspang yung surface. Pwede magasgasang kagad. So yun lang yung nakikita ko. But anyway, the pros still outweigh the con. And para sa akin, this is still an impressive helmet. Pagdating naman sa strap, dun sa buckle, it has the Lazer logo in it. And then dito naman sa gilid, may konting porma na rin sa design. Nandito yung Century na logo, naka-engraved dito sa silver na plating. Yan, so maliit lang nandito. So total weight of the helmet is 288 grams. There are a lot of lighter helmets, pero kung kunwari kukuha kayo ng performance level na helmet na sobrang gaan, possibly mas mahal pa rito. So that's it, just a quick video of my unboxing and first impressions of my new Lazer Century AF. This is provided by Neo Sigma, so thank you so much Neo Sigma once again. You surprised me and I will definitely use this in my future rides. Maraming salamat sa inyo. So kung kayo pagpipilian, ano yung preferred nyo? Would you go for the aerodynamic design? Or would you rather go for a more comfortable ride and choose the one that has better airflow, kagaya nito? Yan. So let me know your answers in the comment section. Comment below. Let's have a discussion. Isa na namang unboxing video. Magkakaroon tayo ng Q&A. So comment nyo na rin yung mga questions nyo. Gagawa natin ng separate na content yan. And, oh nga pala. Meron tayong raffle draw nung Friday. And this is for the Shimano Aerolite. Teka, kunin ko lang. So may mananalo ng Shimano Aerolite, yung kulay dilaw. Pinakita ko doon sa isa sa mga videos kung saan in-explain ko yung mechanics. Ngayon, para maging eligible yung raffle entry, kailangan sagutin yung survey na kinundak ni Neo Sigma. Yung link na nasa description na rin ng video na yon. And yung web-based application na ginamit natin, ang nanalo ng panibagong Shimano Aerolite Sunglasses ay si Jomar Jacaba. Jomar Jacaba, he's from Aganan, Philippines, yung nakasulat dito. So Aganan, nung sinerch ko, nasa Iloilo siya. So, Jomar Jacaba of Iloilo, congratulations sa'yo. So, until now, hindi pa siya sumasagot, hindi pa siya nagre-reply. Pinost ko na sa Facebook page ko yung announcement ng winner, which is him. And hintayin natin, I'll give him another 24 hours. Pag wala talaga, magre-redraw tayo. I-announce ko na lang ulit sa Facebook page ko at saka sa YouTube community page. So, that's it. Thank you for watching. This is my new helmet. This is Lazer Century AF. This is a size small, 52 to 56 centimeters. So meron tayong panibagong helmet. Next video, Q&A. Drop your questions in the comment section. Hopefully, masagot ko yung ilan sa mga katanungan nyo. There will be more videos like this. Kung gusto nyo magandang klaseng content, please subscribe now. Tick the bell button so you will be notified of the upcoming videos. That's it for today. Ride safely.